Kaway-kaway sa mga mahilig sa bangus belly jar tulad ko, o di ba ang bongga mga mams? So for today's video, gagawa tayo nitong patok at trending na negosyo online, ang bagoong with bangus belly. Nako mga mams, panirin nyo hanggang dulo dahil meron tayo ditong sikretong sangkapa paano ba natin ma-achieve yung pagkasarap-sarap na bagoong with bangus belly. So ito na nga, umpisa na natin. So dito ako magluluto sa labas para mas presko at naghihiwa na nga ako nitong aking bawang. Dagdagan natin yung bawang para mas masarap. Ayan. Sumunod naman itong aking sibuyas. Siniwa ko na rin. Ayan mga moms. Itodo na natin yan. So meron naman ako ditong nabili sa halagang 40 pesos na alamang. Yan, bawat ano, sopo, tag-10 piso. Bale, ang gagawin ko dito sa alamang, ganito talagang ginagawa ko mga mams, basta nagluluto ako ng alamang. Hinuhugasan ko po ito ng isang beses, pero dito ko na siya sa strainer ko hugasan. Para alam nyo yun, hindi naman masayang yung ating bagoong. And then, tinanggal ko yung mga dumi-dumi na nakasama. Tapos, drain ko na, at dito na nga tayo, dito sa aking kawali. Naglagay lang ako dito ng oil. Dito sa recipe na ito, kailangan talaga natin ng medyo maraming oil, opo, para ma-stack natin itong ating bagoong with bangus. So ito na, after ko maigisa na maayos yung ating bawang, nung nag-light brown na, tumabas yung aroma, nilagay ko na po itong ating bagoong. Ang kailangan lang po natin gawin dito, lulutuin po natin na maayos yung ating bagoong. So lagi ko siyang hinahalo kasi medyo malakas yung aking apoy. Naglagay na rin ako ng paminta at saka ng chili flakes para alam yun, may anghang po itong ating bagoong with bangus belly. Naglagay rin pala ako ng pangpakulay para alam nyo naman yun, diba? Dagdag akit din kasi kapag maganda yung kulay ng ating niluluto. So naglagay na rin ako dito ng 4 tablespoon na asukal. And then ilalagay na po natin dito yung pinakasikretong sangkap natin. Itong ating lover spread. Ayan mga mams, hindi pwedeng mawala yan kasi isa ito sa magpapasarap ng ating bagoong with bangus belly. So halu-haluin lang natin and then naglagay na rin ako dito ng sili. Ayan, at maglalagay na rin ako dito ng suka. So once na naglagay tayo dito ng suka, kailangan po wag po muna natin itong hahaluin. Antayin natin siyang kumulo ng mga isang minuto bago natin haluin. Ayan ako mga ma'am, lutong-luto dito yung bagoong ko. So ito na nga, after ko mailagay yung suka, after 1 minute, hinalo ko na siya at pwedeng-pwede na natin ilagay dito yung ating mga bangus belly. And then after natin mailagay lahat yan, maglalagay na tayo sa ibabaw ng sibuyas at saka ng bawang. Dagdag-dag na rin ako pala ng toasted garlic para alam nyo yun, pampadagdag at sarap at aroma din dito sa ating niluluto. And then tinakpan ko, tapos chine-check-check ko na lang po siya, hinalo-halo ko. Para alam nyo yun, maluto rin natin na maayos dito yung ating mga bangus belly. Opo, ganyan lang. And then after nito, tinakpan ko ulit siya. Tapos niluto ko pa ito ng mga 5 minutes sa mahinang apoy lamang po. Mas okay naman kasi talaga kung, di ba, iluluto natin na maayos yung ating mga bangus belly. Para hindi naman ito gaanong malansa. At syempre, para mas masarap at mas malasa. So makalipas nga lang ang 5 minutes, ito na okay na. Kaya naman hinanga ko na sa apoy. At hinayaan ko lang muna nakatakip yan. Tapos nung lumamig-lamig na, binuksan ko na po. At nung lumamig na nga, ito na sila. O, di ba, ang bongga mga mams. Napaka-easy lang gawin. Kaya naman, pwedeng-pwede nyo po itong gawin dyan sa bahay nyo. Pwedeng-pwede nyo po itong gawing pang negosyo. Kasi alam nyo naman tayo mga Pinoy, napakahilig natin sa mga ganitong klaseng pagkain. Kaya naman, pumapatok talaga itong pang negosyo, mga mams. Kaya naman, please don't forget to share. Para mas maraming mami sa mga ko ng idea kung paano ba magluto ng napakasarap na bagoong with bangus belly. So, kinagabihan mga mams, ang ginawa ko dito, alam nyo ba? Sinawsaw ko dito yung nilaga kong kamuting kahoy na pagkasarap-sarap. Ayan, ako naman talagang naparami ako ng kain dito. At si Kuya Ethan, inulam niya rin ito sa kanin at saka si Dada. So ayan, please don't forget to share. At sa mga hindi pa po naka-follow and like, please follow and like na rin po para updated kayo palagi sa mga uploads, yung recipes. Thank you, stay safe everyone. Love, love, thank you, God bless us all. Bye!